Ayan guys, yung bagong palit natin ng motor. Eh talagang maayos na yung pagkaka-install natin. Wala na rin. Magandang araw sa ating lahat, mga guys. Eto, meron naman tayong isang gagawin na van. Ito yung Toyota Hiace. Ang problema na to, guys, pagka inon natin yung kanyang AC, ay mayroon tayong maririnig na humming noise. Napakalakas, mga guys, para bang sumakay ka sa eroplano. Yung ugong niya ay ganun mo siya naririnig. Kaya yun yung ating hahanapin, kung saan ba nang gagaling yun at kung ano yung mga dapat nating papalitan dito. Kasi guys, ha, samahan niyo ako, titignan natin kung ano yung problema nito. Nasa kayo ni madagdagan yung kaalaman natin, ganyan din sa mga van owner, para kuan hindi na kayong magpagawa, kundi alam na ninyo kung ano yung inyong gagawin, papalitan, anong spare parts para hindi na kayong gaano magastusan. Ayan guys, titignan natin dito sa ilalim kung saan ba nang gagaling yung ingay na yon. Pagka umandar pala yung fan, doon siya nang gagaling yung humming noise. Ibig sabihin, itong motor natin kabilaan, yung fan motor natin na ito kabilaan, mayroon na siyang problema. Siguro kalog na ito o ano. Tingnan natin. Guys, ito yung fan natin. Ito yung maingay. Kaya titignan natin kung saan ba nagmumula yung ingay. Tusokin natin. Ayan o. Ang laki na ng kalog pala ng fan, guys. Ibig sabihin, yung motor nito o yung bushing niya or bearing ay sira na. Kaya ganun siya kalakas ang ugong. Ayun, ganun din tong isa. Ayan, guys. Ayan o. Lalaki na ng kalog niya. Kaya kailangan na natin palitan tong pan motor ng ating radiator. Kaya pala malakas yung ugong. Ayan guys, tapanggalin na natin yung pan, radiator pan. Hello guys, kailangan natin tanggalin muna itong base na to para paglabas natin ng pan. Ito to, kailangan natin tanggalin yan para paglabas ng pan, hindi tayo mahihirapan para maging maluwag siya. Kaya tatanggalin natin muna itong connector ng pan. Ayan, kailangan natin tanggalin ito yung sa kanyang module. Ayan. Medyo mahirap maganit ang tanggalin, mga guys. Gawa ng puro putik. Kaya buo na ito, tatanggalin ko. Saka natin tatanggalin itong housing ng pan. Para madali natin ibaba
hindi tayo mahirapang dumukot dahil sa mga dukotin itong mga bolt na to. Mayroon pa doon, tatlo yan sa likod, doon sa taas. Yan ang medyo may kahirapan na dukotin, mga guys. Kaya kailangan natin linisan ng maayos para hindi tayo mahirapan. Itong dalawang nakikita mo na to. Ayan. Ito yung module ng ating radiator fan. Siya yung kumukontrol kung kailangan niyang low speed or high speed. Depende yun sa command ng ating mode ng computer o ng sensor na galing dun sa water temperature at saka sa aircon natin. Kaya ito yung kumukontrol ng fan natin. Kaya pag wala ito, ay hindi gagana yung pan natin. Gagana naman siya, pero rekta. Hindi na gagana yung high and low natin. Okay guys? Ito ang medyo mahirap-hirap mga dokot dito kasi. Kaya gagamitin natin ng maliit na sakit. Para hindi tayo mahirapang lumukot. So ganito mga guys, one port lang ang gamit natin dito para mabilisan yung i-move. Nudukot na tayo guys. Dahil sa tinanggal na natin yung module dito, yung nakaharang na bar, yung pinaka-base niya.
kaya madali natin naabot yung mga buwan dito na anin na lamay lang dito sa looban taas niya. Ano, tatanggalin natin yan. Kaya hindi tayo gano'ng nahirapan yung ganyan nakadali tanggalin yan. Ayan, basta ito na yun guys yung buo natin ng ating radiator pan. Ayan guys, yan na yung kinalabasan ng kwan natin nung natanggal natin yung radiator. Ayan ang radiator pan guys, kitang-kita na natin yung radiator dito. Ayan siya, diba? Ayan. Ayan guys ha, magkaiba sila ng pan. Yung isa, yung pins niya, limang pins lang. Ito naman, 2, 4, 6, 7, limang pins. Hindi sila pwedeng magkapareha. Magkaiba yan na mga guys, kaya handa natin. Pins dito sa kanan at kaliwa natin ito mga guys, huwag natin kalimutan. Ito yung kanan natin, 7 pins. Puno na ng buhangin o lupa, hindi na pwede. Thank you.
Guys, nailagay na natin. Credito isa na ito sa kanilakan. Kanyang housing. Guys, i-assemble na natin to. I-install na natin tong ni-repair natin na fan. Kakatikan natin. Sabi help kita na. Ay, anak lang. Anak lang is help kita. Tal, tal, tal. Takalam help ano ba din nito salan? Okay. Ha, Jakir. Thank you.
Tapi sabi. Kulitan si guru. Ayan guys, nai-install na natin yung bagong motor natin. Nai-fix na rin natin lahat. Maayos na ito. Hindi na siguro kakalampag to. Kaya ngayon, obserbahan na lang natin. Kung ganun pa rin ba, kaingay at kung ano yung pagbabago. Ayan guys, yung bagong palit natin ng motor. Talagang maayos na yung pagkaka-install natin. Wala na rin tayong naririnig na humming noise at saka yung kalampag. Kumbaga talagang balance na balance yung mga pan natin. Kaya okay yung pagkagawa natin mga guys. Wala na rin tayong naririnig na kalampag. Ayan guys, nasa solusyon na natin yung isang problema ng ating customer na pagka nag-on siya ng AC o kaya pagka gumana yung kanyang panmotor ay nakakarinig siya ng malakas na ugong, yung humming. Ano, kasama na doon yung pag-vibration ng buong na naramdaman niya dito sa kanyang sasakyan. Ang naging dahilan mga guys, yung pan niya, kaya nasira na rin yung pan motor, ay dahil sa na-out balance yung pan natin. Siguro sa katagalan na rin dahil sa napuno na ng alikabok, mga putik, dahil sa lumulusong nga sila sa mga putik-putik, ano? Kaya yung pan natin ay napuno ng putik, na out of balance ngayon yung mga pan natin, kaya lilikha siya ng pagkaroon ng vibration. Pagka ganun nagka-vibration na siya sa katagalan na ginagamit, ay yung pan motor naman ang masisira dahil sa sobrang lakas ng vibration niya. Siyempre yung mga bushing noon o kaya yung bearing sa loob ng motor natin ay yun naman ang masisira. Kaya doon sa mga car owner natin, ano, kapag ka naramdaman po natin yung mga ganung bagay, ay palinisan na po natin yung mga blade natin, yung pan. Yung iba naman ay pumapasok doon sa loob ng pan. Kaya mahalaga doon ay malinis natin yun, matanggal natin yung mga alikabok, yung mga dumi. Kaya doon nasisira yung mga pan motor natin mga guys. Ano guys, sana eh mayroon tayong natutunan at mga tips lang naman namin yung mga mekaniko. Okay guys, ingat tayo lagi.